Hello, hello, hello. Check mic test. Hello mga bayaw, ito simula na ng ating final game. So hindi nga makakapaglaro yung Legion remaining. Dahil kalaban nila sila Jules ngayon, yung Execration 2. At himala, diba? Saktong-sakto, 11 p.m. Pero syempre late sa inyo dahil may reserve delay time. Yung ating live stream. So ito na, 2K14 versus MSI Evolution Radiant GT Team Ban. Trick, ayan. So first ban dito ng MSI, ito nga si Ancient Apparition. Ay, teka. Tama, tama. Tapos first ban naman ng 2K14. Dire Team Ban. Ito nga si Lycan. So tingnan natin, final game na ngayon. At si Tihi. Ito si Tihi, siya yata yung... Ewan ko, kung nakikita nyo yung sa leaderboards mga bayo. Yung isa siya sa... 10 seconds remaining. Pinang mataas na Pinoy player sa ranking. 5 seconds remaining. So, yan. At least, di ba? Pinoy Dota, the best Dota. Reserve time. Nako, pero ito, Ember Spirit, second Radiant ban ng MSI. Radiant Team ban. Yan, tiyatagal na yung makakating hero. Ito, si Apparition, Ember. Mahabdi yung kanilang mga skill. Dire Team pick. Pero ito, Naga Siren naman. Second ban dito ng 2K14 at first pick. Batrider, hindi naman nagpaligoy-ligoy yung 2K14. Invoker ka agad din sa kanila. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team pick. Nako, pero to Nyx Assassin, second pick ng 2K14. Samantalang Viper naman sa MSI. Ang bilis sila mag-pick ngayon. Radiant team ban. Dire-direcho. So Mirana, third ban ng MSI. Yan, medyo bumagal naman ngayon. Ayun na lang patagalin, pa-fast game na daw mga bayaw. Pa-share nga pala ako ng live streaming natin, yung mga bayaw natin dyan. 10 seconds remaining. Para dumami yung mga viewers. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. So ito, 10 seconds remaining. Sand King, third ban ng 2K14. Yan, Centaur War Runner naman, 5 fourth ban seconds remaining ng MSI. Bayaw, great. Ay, grit. Bayaw, grit ko lang. Pick. Ang tropa kong kakatin. Katin ng Dabaw. Sino yun, Bayaw? Kakatin lang. O tropang katin talaga tawagin niya. Shadow Demon. Bayaw, na-typo ka ba? Dire team great. Pick. Weaver. Pero ito, Dazzle. Radiant team pick. Fourth ban. Samantalang Shadow Demon, third pick ng 2K14 at Weaver. Dito para sa MSI, third pick. Puro hitter yung pinili ngayon ng MSI. Wala silang support. So ito, nakapag-adjust naman yung pick ng 2K14. Nyx Assassin, Shadow Demon yung kanilang support. Pero hindi pa sure kung support ba talaga si Nyx. Kasi posibleng maging hitter yan. Bayo, pakisabi sa MSI at 2K14. Good luck. Yan. Mula kay... 10 seconds remaining. Okay, Ray Kent. Yan. 5 seconds remaining. Reserve time. Pero to 4th pick na ngayon ng 2K14. Nako, kailangan nila pa ng extra stunner. Para dito sa Weaver, kasi kung hindi makakapag-timelapse to na nang walang problema. Invoker nga, Cold Snap, at saka Nyx Assassin. Ito, Impale,
Makakatulong din naman yung kanyang mana burn para nga hindi makapag-cold step itong Weaver. Earthshaker here. Nako, pero ito, Earthshaker nga, ang pangalawang support ng 2K14. Team ban. Pero nilagyan naman dito ng Abaddon. Ito, alternate nga yan para sa Dazzle. O pwede rin, ano, si Trent Protector. Ayan. Para sa mahil yung Dire okay. Team ban. Pero mas okay nga naman si Abaddon kasi bukod sa heal, meron din siya Apotic Shield yan. Nag-absorb ng damage. At puputok pa. Pwede rin mauwi sa damage. Pero binan naman dito si Rubik ng 2K14. Ayan. Kasi marami makukuha ng skill si Rubik. Tamang-tama. Sino ang carry? 10 seconds remaining. Ang Cheeky and carry. Carry natin ay si... 5 seconds remaining. Ito, Weaver to sa MSI. Pero sa kabila, wala pa yun. Sa 2K14, di pa sila nagpipick ng carry. Reserve time. Bayaw pa bati. Ayan ba? Binabati kita. Si Jem. Jem Painado. So, ito siguro stunner na carry. Sino ba stunner na carry? Wala, si Alchemist na nasa isip. Si Red King. Oh, Red King. Bakit hindi, di ba? Total, maganda naman yung core hero ng 2K14. Ay, binan naman si Red King. Radiant team pick. Tinanggal naman si Red King dito ng MSI. So, wala na si Red King. Sino pa ba? Sino pa ba stunner na carry? It's Ben. Yan. Kung gusto nila ng damage at saka movement speed, maganda yun. Si Ben, hindi rin napipili. Offlane Nyx, siguro. So, offlane niya sa top. Bayaw. 10 seconds remaining. Binabati ko yung lahat ng mga bayaw dyan. At saka mga hipags. Pero to, pinag-iisipan pa rin reserve yung time. Last hitter. Yung last hitter nila sa baba. Tiga last hit. Paano kapag drawing si Bayo? Ah, dahil nga iba yung ano nila, ano. Wala nga logo yung MSI pala dito. Yun lang. So ito, wala pa silang mga pili pang alternate. Kasi maganda talaga isa pang stunner. Para halos lahat na sila, may disable. Si Shadow Demon lang naman dito yung walang stun talaga. Pang hold lang yung kanyang disruptor. Pang lubog. Tapos yung demonic purge niya, maganda rin yung para sa Weaver. O kaya kahit kanino dito, para ma-FF nung kanilang tagapalo. Maganda talaga siguro talaga rating yung last pick eh. Pero Morphling na lang para dito sa 2K14. Kaya taga-burst damage. Magandang alternate din pag nagka-item yung morph. Pwede rin pumush. At saka simpleng pindot lang, replicate. Makakabalik na siya para mag-defend. Pwede rin yung pang i-replicate siguro si Viper, makunat. O kaya, sino kaya ito last hero? Malaman to support to yung last hero ng MSI eh. Pabati sa sarili ko, sabi ni Miguel Tan. 10 seconds remaining. Hello sa'yo, Bayaw Miguel. 5 seconds remaining. Reserve time. Bayaw pabati si Richmond Betlog at si Banog Manyak. Salamat. Mula kay Francis. So ito, halos malapit na maubos yung oras. Last 15 seconds na lang. Bristleback! Bristleback? Sino yung support dito? Abaddon lang? Tapos jungle yung Batrider?
Expected ko sana mas maganda Disruptor eh. Yun yung nasa isip ko eh. Para hindi makapag ano nga pag na silence lahat tong 2K14 lagot eh. Kaya bristle back para sa MSI. Pwede rin. So ito picture lang ko muna pala para ma-post natin sa mga bayaw sa Facebook. Yeah. At saka kayo din mga bayaw, tulungan nyo ako i-share ang ating laro. Nako, ito na nga mga bayo, papakilala na natin yung mga maglalaro. So dito tayo si Tihi sa Invoker and si Samuel naman sa Morphling. Tapos si Singets dito sa Singets 730 dito sa Shadow Demon. Tapos si Janiman sa Ninx Assassin at si MBBM sa Earthshaker. Sa kabila naman tayo sa MSI sa Batrider, si JYC. Yan. Si Kai dito sa Bristleback. Tapos si China Lelu. Lelilu. And sa Weaver. At Abaddon pala muna. Si Abaddon stand in. At saka si Viper stand in din. Si Grim to at saka si begins. Wala, walang pangalan si Viper stand in lang. They won't know what hit them. Naku, muntik na mapalubog. At saka yata Fissure. Buti na ako ng invisibility si Bristleback. Nakita niya. Kung totoo siya, pwede niya i-block ngayon to. Pero parang hindi niya yata gagawin. So ito na nga. Mid lane yung Weaver. Oo nga. Kasi walang mag-mid eh. Eh pwede mag-mid si Viper. Mas makati pa nga mid si Viper eh. Sayang mas madali sana yung katapat ni Weaver sa taas. Ano lang, Ninx Assassin, makakapag-farm siya ng ano. So, tingnan natin tong tinatry nilang Miver with. So, ano naman yung build ng Invoker? Wex. Wala pa siya masyado pang last hit, pero may null talisman naman siya para sa stats. So, hindi na rin masama dun. Makakapang last hit pa rin talaga yan. Ayun, tunod-tunod na yung last hit dito ni Bayaw. Pero sa baba tayo, nako. Easy lang mag-farm dito yung morph. Kahit na medyo mahapdi yung quill spray nitong Bristleback. Ayan, kayang-kaya naman niya makapag-farm, walang problema. Ito medyo tinataasan pa niya yung AG para talaga solid yung last hitan. Pero nakakuha pa rin ng creep kahit papano yung Bristleback. Ayan, first creep niya yun. First creep pa lang pala niya. So Earthshaker din nakapag-stack ng dalawang neutral. At ito nga nag-pull. Marami-raming experience itong makukuha niya dito. Sabay finisher na nga, pero hindi niya nakuha yung isang Harpy. Saka ba? Harpy ba yan? So, Ninx Assassin naman sa top lane. Wala pa siya nakukuha ang creep, pero at least nag-level 2 naman siya. Ayan. Nakabuti na rin siguro na Viper para hindi magka-EXP to. Si Janiman, si Bayaw. Bayaw pa bati sa mga naglalaro sa Mafia Gaming Internet Cafe. Sila... si Rayboy, Clinton, Brian, Ken at Joshua. Overnight na ito. Yan. Hello sa inyo mga bayaw dyan sa Mafia. New generation! Pero pati dito si Bristleback nag-i-stack din ng Ancient. Kasi wala nga lang siya nahatak nung pangatlo na. Ewan ko, parang may mali yata sa hatak. Kung masyadong maaga o masyadong late. Pero may impel dito si Viper. At makakuha na ng dalawang creep doon si Ninx Assassin. Kaso ang up din nung... Nako, pero may third skill pa siya. Yun nga, sakto yung activate. Hindi niya na pinatagal. Bayaw, pabati naman kay Richmond, Malibog at kay Banog, Maniacs. Ayan. Alas na to, pabati kay Leon na birthday niya ngayon. Aha, sabi ni Miguel. Ayan, happy birthday kay Bayaw, Leon. So, Morphling. Ito 15 last hits pero lamang pa rin si Viper sa top lane. Ito 19 last hits para dito sa ating Viper.
Saan ayaw? Pero yan, nag-i-scout naman dito, nagsasasay. Medyo natahimik ako doon. Parang nanood daw eh, alam mo. Watcher lang din eh. So yung Bat Rider naman natin ito. Grabe. 9! 9 yung stack ng Sticky. Malahali, maunagalawan. By JYC. Yun nga lang, hindi niya pwede mapatay ito kasi Mad Golem. Yun lang yung Mad Golem pa dito. Oh no. Pag may namaras ka naman, pero no problem. Hinahatak naman dito ni Abaddon. Nag-i-stack pa siya. Yan. Para first dito. Blood! At hindi ko nakita yung first blood. Napatay nila dito sa baba. Masyadong busy dun. Nakatutok. Sa Mad Golem na yon. Pero yun nga, first blood by Morphling. Yan, medyo tumaas na kagad. Grabe. Taas din yung first blood gold ha. 427 talaga. Bayaw, pabati sa mga naglaro sa Mafia Gaming Internet Cafe. Kila Revoy, Magni, Clinton, Brian, Ken, Joshua, Overnight na ito. Yan, sabi ni Ralds. Ayan, hello sa mga bayaw natin sa Mafia Internet Cafe. Overnight lang kayo mga bayaw, walang tulugan. Samahan nyo na rin ng konting Red Orbs. Pampagana, pero pinalubog na naman dito. At napagod ang feature by ES. Pero, Morphling, nako. Kala ko puputok yung third skill dito ni Breeze of Back. Medyo delikado. Death defying stunt by Samuel, Bayaw Samuel. Pero ayos lang. Grabe, early Midas, 5 minute Midas para sa ating morph. At kukuha siya dito ng medyo mataas na level na clip. Sa kabila na lang, medyo bad boy yung clip niya dito. Mataas yung level, level 6. Malaki XP niya, level 5 yan. Oh, halos 1/4 din kagad yung nadagdag sa XP para sa ating morphling. Uuwi muna siya mag-regen. At ito, apat na naman yung stack. Grabe sila mag ano dito. Grabe yung Viper mag-neutral. Pang-anim. Sulit na sulit talaga. By Bayaw, JYC. Paano sumali sa tournament na to? Bayaw, tapos na yung registration natin para sa mga qualifying teams. Next season na ulit. Ano na tayo? Kisimula na tayo ng group stage, tapos sunod, playoffs. Walo lang talaga yung mga kapasok na team. Bayaw, pabati kay Cabonegro ng Antipolo. Uy. Pero naglagay naman ng sentry. Hindi ko lang alam kung ba't dito nilagay ni... Inaabangan yata nila na gumanon si Weaver. Sayang, sayang yung sentry. Pero Earthshaker nandito na rin. Radiant structures are fortified. Kaso hindi na naman Radiant's nila nahabol. Top tower is under attack. At ito, bote Weaver sa mid. Yan. By Chin. Pero kahit pa paano ha, effective naman kasi nakakasabay naman siya sa farm sa Invoker. Taas na rin ang level niya, level 7. Yan. Pero sa last hits pa rin, talaga sulit yung last hit dito ni Viper, si Bayaw stand-in. Okay, na-activate naman yung haste ni Weaver, kaso nagdadalawang isip kung dadalaw sa baba. Wala na siyang item, wala siyang pandalaw talaga sa bottom. Baka ikamatay niya lang. So, farm-farm lang talaga muna. Nako na, tornado EMP naman siya. At na-calls na pa. Yun lang. Alam na, wala ng mana. Grabe yung... Ang late ng mana pool niya. Pero nakapag-bote. At ayan, makakapag-sukuchi pa alis. Munti ka na. Next assassin naman susubukang habulin. Ito, magkakasulubungan niya. Pero makikita, nasa upper ground yung Weaver. Yan, magpapaka-playing safe na lang siya. At ito, makikita niya sa likod. Ayun, na-spotted na ni Bayaw, no? Janiman. Pero si Morphling, napatay na naman nila dito si... Bristle back sa baba. Smooth din yung galawan niya, palubog. Tapos isang malupit na feature by... Si BMBM. MBBM, ayan. So ito, Janiman naman sa top lane. Meron ng 600. Kaso na-push nga lang yung kanyang tower sa taas. Ayan, Viper pa yung nakakuha. Napakayaman ni Viper. 56 last hit, 12 denies. I-gold graph nga natin. Gold per minute is 400. Ayan, pangalawa, si Morphling. So, 8 minutes na tayo sa game time. At nag-umaga na. Tapos kompleto na. Buo na rin yung blink dagger dito ni JYC. Naku, baka matalo na dito si Janiman. Pero pag pa-level 6 na siya, pag napatay itong Sage Creep. Yan, inaantay lang yata nila
Ito na nga. Nag-firefly na nga dito. Nakotin natin. Hindi pa siya nag-level 6. Yun lang. Hindi siya nakakuha ng XP at matatalo na na to. Ayun lang. Mukhang death yata ito para kay Johnnyman. Pero umistan muna. Samantalang napatay naman dito ni Invoker. Kasama nga yung support niyang si ES at saka si Shadow Demon. Radiant's Justin top tower Weaver is under attack. Justin Dyer's Weaver. Dire structures are fortified. Bayo, pwede daw papansayin si Banog. Nako, Bayo, hindi ako nagpapansayin. Radiant's top tower is under attack. Wala akong cleavage na ipoposte dyan. Wala na akong cleavage, Bayo. Natanggal na kaka-push out. Pero ito. Papansayin cleavage na kagad. Eh. Wala ko. Wala lang, trip lang. So, Earthshaker, 1,000 na yung gold. Ayan, bibili siya ng pang arcane boots. So, Johnnyman, kailangan ulit mag-ingat sa baba. Baka ma-fissure. Nako, inunahan niya na na-stun, pero parating ni Earthshaker. Ay, hindi, kampi pala ni nagsasasin niya si Earthshaker. Ito, nag-vendetta na nga lang yan, Nink. At ang gandang pasok naman dito by ni Grimto. Nagtago talaga sa sinirang puno ni Bat. Ayan. So yung Morphling naman natin, Ring of Basilius, ayan, tsaka Ring of Health. So mag-Linkin Spear pa rin talaga dapat si Morph. Si Morph. Tama lang yan. Kasi kung wala siyang Linkin, baka siya yung pitasin na pitasin mamaya ni Batrider. Yun nga, isang blink lang sa kanya, sabay laso. Uy! Hala! Naku, delikado no. Baka mamaya, pag may kasama to, papasukin na talaga na yan, Bristleback na yan. Radiant's middle tower is under attack. Tapos Bristleback dito, merong 1,100. Pwede niya nang bilhin yung Vitality siguro o Ring of Health. Unti-unti niya lang yung Vanguard. Sa tingin ko mas maganda pa rin may Vanguard muna si Bristleback. O kaya kung di Vanguard, early mecha na lang siguro para sa team. Yun yan, hindi siya makapag-lasit. Wala siyang stats pang lasit. Kaso namatay yung Shadow. Hindi, yung Viper pala napatay nila sa taas. Shadow Demon tuloy. Si Shadow Demon yung nakapatay. Nako, nagkamali naman ito ng fissure si Earthshaker. Siguro dapat pinatakbo niya muna ng konti yung kape niya. O kaya pinalubog ni Radiant's middle tower is under attack. Shadow Demon yung sarili. Pero sa baba tayo, ako, yung Morph. Ito mag waveform naman paalis. Bumili ng face boots. Pero hindi pa rin kakayanin. May strength siya. Ito nag-strength naman ngayon. Nako, hindi na kinaya yung stack ng sticky. Iron Quill Spray. Pati sticky nga. Sobrang slow. May nakabawi rin yung Bristleback. So ito, mid lane naman tayo, Vendetta. Pero makikita na lang yung Sukuchi. Ala, hindi nga lang tatama, nakapag time lapse pa. Grabe sa akin. Dapat siguro hindi na tinira ni Johnnyman yun eh. Kasi total, may gold stat naman dito si Invoker. Matik na yun eh. Pero yun nga lang, naiintindihan ko na mas maganda matirahin para bumaba pa yung HP. Tapos hindi siya makatakas kagaya kanina, nakapag micro ng bote. Bayo pa bati sa PC kong puro loading video. Bayo, magkakas ka sa TI4C qualifiers. Yes, Bayo, alam mo yan. Isa tayo sa mga caster dyan. Kaso umaga yun eh. Ewan ko kung makapanood kayo mga Bayo. Bukas na magsisimula yun ha, umaga. Alas 12 yata yun. Simulang game eh. Execration yata yung mga kakas ko. Tsaka Mineski syempre. Pero yung Mineski magkakas din eh syempre. Mineski pa. Nako. Tinordado naman dito si Justin Weaver. Dire's bottom tower is under attack. At yung Batrider na huli. Grabe. Chain stun. For you. Yan. Na-impale, fissure, enchant totem, tapos ineko slam na. Dire's bottom tower is under attack. Ni MBBM. Pero pinalubog dito. Nako. Pero hindi nga lang kumagat yung fissure. Okay lang. Na-block pa rin at na-cold stop yung bat. Ay, hindi, Viper. Nako, dalawang magkasunod na kill para sa 2K14. Sabi yung 2K14. Ibang pag-iikot sa mapa. Maganda yung map rotation. Yung map rotation talaga nila dito. Nagpipay off. Ay, nakakuha na sila ng 7 kills doon. Pero yung Morphling, ito na, sinuko niya na yung bottom, mas ma-safe nga naman dito sa top lane. Kasi pag mga carry talaga, kailangan bigyan ng space, give space talaga para makapag-farm at makapag-focus. Kaya pag yung carry pa naman, lalo na yung player minsan,
pag talagang napamatay na mamatay, iba nawawala ng gana eh. Pero yung mga pro tuloy-tuloy lang. Kaso naku, nahuli naman dito yung Shadow Demon Flaming Lasso, pero nakapagbitaw pa ng Demonic Purge. Ayan, na Demonic Purge na yung Bristle Back. Wala nga lang Echo Slam na tong Earthshaker na gamit nila. Pero next sa ating wala rin mana, si Johnny man na mamamatay rin. Sabay next target naman yung Earthshaker. Naku, dalawa yung Tagas Blow. Meron pang pangatlong slow pero wala. Uy, masyadong nga lang advance yung Flame Break. Pero ito grabe. That's what you get. Meron ng goo, meron pang sticky. Wala talagang takbuhan ito. Radiant's Bayaw, bottom tower is under. Kailan laro ng Hideout? Sagutin mo ako. Bukas, Bayaw. Lahat ng players natin may laro araw-araw. Pero nako, mamamatay dito yung Viper. Wala nang takas ng lasit pa ni Bomber. Radiant's bottom tower has fallen. For all the good your scraps of Radiant's middle tower is under attack. Oh, Bayaw, alam ko umaga 'yun eh. Nabigay na sa akin yung schedule eh. Titingnan ko ulit, double check ko ha, kasi nakalagay 12 eh. Malabo namang alas 12 ng gabi 'yon. Ay posible kasi umaga sa kanila. Tingnan na lang natin, Bayaw. Hindi ko pala na-check 'yung alam ko SG time 12. Nako, napakagandang Demonic Purge. Tanggal yung mana ni Bristleback na cold stop pa sa huli. Pero feature dito by ES at pinalubog pa nga si Justin Weaver. Enchant Totem, saktong-sakto. Makapag-timelapse nga lang si Weaver. At yan, Sokuchi out. So yung Weaver natin, Rekta Ogre Club. At grabe yung kanyang pagtagel ng boots. Oh, palumpalo talaga si Bayaw. Nako. Mabo Viper Strike naman yung Shadow Demon. Pero nice feature by ES. Nako, tinamaan nga lang pati ng mga Swarm. At nakulong naman yung Weaver. Pero nakapagsukuchi din. Naglabas naman ng EMP sa gitna yung Invoker. Para yan, natakot. Umatras muna konti yung MSI doon. Pero pumasok pa rin. Wala nga lang makikita ang Shadow Demon. Pero nahuli yung Invoker. Pinalubog nga lang si Batrider. Hindi na nakatakas. Featured ulit by ES. Echo Slam sa gitna. Patay yung Batrider. Naku, mamamatay nga na si Isis. At tira pa, pero nabuhay. Pati yung Shadow Demon buhay din. Quill Spray. Naku, kinausap pa na Invoker. Boset. Si Tornado. Ayun lang, grabe rin. Grabe rin talaga. Ang mga Bayaw natin dito. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Grabe, pero hindi na yata magtatagal dito. Yung level 1 tower sa mid lane. Pinortification pa nga lang. Kaso yung ES talagang hinold niya na yung creep. Ayan, para siya na yung tirahin. At si Bristleback yung makakakuha ng last hit. Naku, si Bristleback nagalit na. Masyado nyo akong pinahirapan sa bottom lane. Ngayon, tikman nyo yung aking mga ano tawag dyan. Mga karayom. Karayom ko sa likod. Ayan. Grabing karayom yan. Pero, naku, si Invoker naman dito. Ayan, maka-attack. Grabe, buo na pala yung malevel si Invoker ako. Ba't di ko tinitingin yung gold grab din? So, sa gold grab muna tayo. 2,000 plus gold advantage by MSI. Ayan. Sa experience naman. 2K14 yun lamang. 1,000 experience. Kasi nga, dahil lamang sila ng apat. Pero nagde-decline, bumababa. So, item check pala muna tayo. Sa Invoker, ito nga, Malevolence. Completed na. Sa Morphling, nakabili na siya ng Ultimate Orb. Tapos, meron ding 800 gold. Ayan. Kay Nyx Assassin, 1,600. Konti na lang din para sa Blink. Ni Janiman. Earthshaker, 1,100 gold. Ayan, 1,000 para sa Blink niya. Tapos, sa Batrider naman, Blink Dagger. At malapit na rin. Isang creep na lang ito, isang piso na lang, isang piso. Ay, nabili niya na yung recipe ng 4 staff. Si Bristleback ito, nag-vanguard talaga. Tama yan, vanguard talaga muna. Tapos si Justin Weaver naman natin, 1,100 gold. Pero, so abado naman tayo, Arcane Boots. Yo, pang mana talaga. So Viper Mecha. At 1,400. Almost 500. Ayan. Kung kailang clash doon, nag-lock all PC ko di uling. Invoter pala sabi ko. Sabi ni Bayaw. Ito, grabe may pag-teamfight yung 2K14. Ang ano sila eh, napapahabol yung MSI pero yun nga. Nauuwi sa masamang sitwasyon. Bad place para sa kanila eh. Bad play. Dire's middle tower is under attack. So ito, level 1 tower sa mid lane ng MSI, mamamatay na rin. Masisira. Ayun, Morphling, hindi naman nalasin, pero na-flaming. Na-flaming laso, pinalubog nga lang Shadow Demon, Demonic Purge sa may Viper at EMP.
At yan, si Nihilus pa hindi makapag-mecha. Hindi, may mecha pa rin. Taas ng mana. Pero yung Shadow Demon dito, AFP pin pa rin. Yan, kala mo ah. Sabi, pinalubog mo dapat yung papatayin kong Ninx. Pero ikaw na lang. Pero ayan, nakapag-back naman yung mga kampi dito ng... Nako, hinahabol pa rin pala dito ni Bristleback. Pero si Justin Weaver, magta-toplay na lang. Bala ka bulin itong Morphling. Bumili nga lang dito si Morphling para pang exit. Bayaw, lalabas na yung set ni Apa na ice cream. Nako, makate yun. Pero yung Morphling dito, na-cancel yung TP. Ano ko, pinorstop nga lang. Sinusubukan niya makapag... strength nang mabilis ang maubos na yung kanyang mana. Hindi na siya makapag strength form. Oh shit. I dissolve. Ayan. Radiant's bottom tower is under attack. Na-barbecue nga yung tubig. Saka nakita. Binarbecue yung tubig na ano. Nag-evaporate si Morphling. Nag-evaporate. Bayo pabati Radiant's kay Reboy at Magne. Bayo pabati ako kay Ate Agnes Galardo. Na nagre-relax ngayon. Please po bayo. Mula kay... Shalaurio. Yan. Ang ganda ng pangalan niya, ha? Galardo. Lamborghini yan, bayaw ah. Hello kay Hipag Agnes Galardo. I like your name. Lamborghini Galardo. Pero, uy, natanggalan man ng mana yung Viper dito at saka Abaddon ngayon. Nahuli naman dito ng Flaming Lasso yung Nyx Assassin again. Pero this time, hindi pa rin niya makukuha at mapapatay talaga ng tuluyan. Echo Slam sa gitna by Earthshaker. Pero Earthshaker, tinitira ngayon ni Justin Wave ah. Nako, nag-wave form yung Morphling, walang tinamaan. Nako, si Morphling doon yun. Grabe mang micro yung Abaddon, nagtago sa may gilid. Yung Bristleback naman yung pumupronta. Ala, na bad team fight dito, yung 2K14 wave form out. Pero papasukin, sinalubog nga lang ni Shadow Demon. At yan, focus na lang sila sa level tawa. Level 2 tawa. Radiant's top tower has fallen. Ito, masyado daw akong maingay, sabi ng kapitbahay, but I said, fuck you. Ay, joke lang. Sumayo. Bayaw, pabati po kay Ate Agnes. Ayan, bayaw, binati ko na. Malilate nyo lang, maririnig nyo lang ng delay yung aking bati. Kasi hindi tayo, ano, live na live. May delay yung ating live stream. Bayaw, may replay ba tong game after nito? May replay. Wala ba yun? Pero i-upload ko sa YouTube lahat ng match. Lahat ng live stream matches. So napatay naman dito si Bristleback. Ewan ko, ay. Masyadong delikado yung pwesto. Nandito si Bristleback. Hindi pa siya umuwi. Nasa, ano pa yata siya siguro. Kala niya nakipag-teamfight pa rin sila mula sa top lane. Naiwan yung kanyang mindset. Kala niya go-go pa rin. Pero okay lang yan. Si Justin Weaver. Nako, 20 minutes BKB. Ito, medyo matagal yung BKB niya. Masyado nga siyang nagpapaka-be careful with my heart sa mid lane. Ayan. Pero at least buo na yung BKB niya. Yun nga lang din yung pangit sa early BKB. Kasi pag tumagal, wala na. 4 seconds na lang yung BKB niya. Pero dumadalo. Hala, pag naunahan dito, hindi, buti na lang. Maagang umalis si T. Kundi makukuha pa niya yung ano eh. Weaver dun. So ito, nakapag-BKB na nga yung Weaver. The chicken barbecue. Illusion. And, bayo pabati kay Reboy at Magne. Please read it twice. Pero ito. Oy! Pinalipad naman dito si Viper. Mako-coach na pat silence pa by Morph. Ah, hindi, by invoker pala yun, pero binabanatan ni Morph. Si Justin Weaver kumapalag din, pero dropping low. Ito, Tsukuchi umuwi ng baba. Tsukuchi tuloy. So, ano pala, time-lapse, what the hell am I saying? Nigga. Pero ito, muntik na mamatay invoker. Nako, lumabas nga lang siya sa pagka-cold. Ghost walk pala. Na demonic purge naman dito. Yung ating Abaddon. Ayan, patay na rin. Pero nakatulong pa pala yung time-lapse ni Justin Weaver. Eto, makakapush pa sila na second tier tower. Dire's top tower has fallen. Bulol ka ba yun? Boyoy, lagi. Bulol talaga ako. Radiant structures are fortified. Thanks.
Ewan ko, kala ko dahilan doon sa butas ko sa dila. Radiant's bottom tower has fallen. Butas ako sa dila dati, bayaw. Pero tinanggal ko na ngayon. Kala ko dahil doon. Hanggang ngayon, nabulol pa rin ako. Dire's top tower is under attack. Naipit pa rin yung dila ako. Siguro nasanay lang. Ilang taon din yung butas ko sa dila na yun. Malay mo, matanggal din. Medyo nag-improve na ako ngayon. Kung napapanood ako ng mga bago-bago pala nagkakasta sa may barbell pa sa dila. Grabe pa eh. Alos, lahat na sabihin ko, bulol. I'm trying, bayo. I'm trying. Si Justin Wave, ah. Eto naman, dinidikitan ni Nyx. Kaso hindi niya na i-go. May BKB rin yun, di talaga mapapatay. Dapat at least dalawa, tatlo sila. Pero na, flaming lasso si Invoker at dinala dito sa may taas. Pero nice blinking by Nyx Assassin. Kaso yun nga lang, dito mama yung stun. At napasama pa yung pagtulong niya doon sa kanyang campaign. Naku, dalawa pa silang namatay. What sort of bug are you, assassin? Nako, bayaw, naranasan mo na bang mag-echo kay ES? Mag-echos. Hindi ko, ano, paanong echoes lang ba yan? Dunk. Naloko na, sabi ni Bayo. Pero, naku, tumataba na rin tong Bristle Back. Ito na nga, nakapag-pipe na siya. Meron pa siyang 1,600 gold. Tapos, binaba mo na dito yung Blink Dagger. Uy, autak to si MBM. Ayaw niya ipakita sa kalaban. Kasi yung mga, alam naman natin, mga ganitong... Kahit ikaw ba yun, titingnan mo na talaga yung mga item ng kalaban mo bago ka may pag-teamfight ulit. Makikita mo yung item, malamang makikita mo yung item niya. So yun, ayaw niyo ipaalam na may blink dagger na siya. Yung mga malilit na details niya yun, yun talaga yung mga importante sa tingin ko din. Lahat naman importante pero yun, parang... Kaya kung bakit natin mahal yung Dota dahil sa mga malilit na bagay na yun. Love na love natin na sport. Ang Dota. Oy, napindot ko na naman. Pero makikita dito, ni-invoke ka. Pero hindi niya kaya. Nandito rin yung Batrider. Nasa taas lang. Na-tornado naman si Bat. Makukuha pa yung kanyang creep. Na isa nga lang. Four stop out. Pababa ng bundok. Bayaw pabati kay Ansabe. Naloko na. Banyaga. Ating bayaw. Mas masakit pag walang dila, bayaw. Tama yung bayaw. Hindi mo malalasahan yung ating foods. Masarap pa naman yung ating Filipino foods. Kasing limang piso, as laki ng limang piso, tunnel na yun sa dila, bayaw. Medyo delikado na tayo. No? Tunnel sa dila. No? So yung Viper naman natin, ito, nakapag-Aghanim Scepter na. So, saglit na lang yung cooldown, 12 seconds cooldown, Viper Strike lang ng Viper Strike. Pero lumiliit na yung gap ha, 13-12 na yung score natin, so gold gap muna pala tayo, habang wala pang teamfight. So, 7,500 gold advantage para dito sa MSI. Sa experience naman, eto, magsi 6k. Pero Nyx Assassin nakapwesto na, inaantay na lang yung go. Pero hindi nila pwedeng i-go kasi, naku, lima silang nandito sa baba eh. Pinambabait lang itong Nyx pero mako-cold snap pagkapag BKB nga lang. Ay hindi na kinout slap. Ayan, umatras na lang sila. Earthshaker naman dumating pero replicate nga lang. Pinapakagat lang siguro sa peking Earthshaker. Ah, Echo Slam. Ah, bayo pa ba? Eh, kay Ansabi pa lang. Tropa ko si Viper dyan. Yan, sabi ni... Seed yan eh. Naku na Viper strike naman yung Morph. Kaso no problem. Ito papalag na lang siya ngayon. Wala nang Viper yan. Pero magre-replicate lang din siguro paalis. Ayun. Hindi na pinatagal. Wala, naiwan na naman yung kanilang Bristleback dito. Nag-ghost walk naman si Invoker para nga mas low makahabol yung kanyang mga kampe. Yan nga. At blink in by Janiman. Sabay impale. Fissure din by ES. At hindi na na-echo slam. Dati na-echo slam na lang. Pero hinayaan na lang din. Sinisave din kasi ni Earthshaker yung Echo. Pero yun nga, masyado na daw matagal yung kanilang kill attempt kaya umatras na lang. Tama lang din yun. Kaso yun nga lang, sayang kasi wala naman talagang parating na backup. Ni-expect na lang magtitipid dito, malapit na masyado sa tower. Regeneration! Kasing sarap ng Pilipina Gals. Nako, nahuli si Justin Weaver. Parang Pilipina, gal.
Nahuli, Pilipina girl. Masama yung bayaw. Double damage! Walang nahuhuli na hipag. Si Dennis pala yung nahuli na hipag. Ayun ako, si Dennis nanonood ngayon mula sa presinto ng PNP. Naman natin, fan siya ng Pinoy Dota. So, 1,600 gold kay Viper. At, nako. Ethereal Blade para sa Morphling. Halaka. So, yung... yung Weaver dito, yari na. Tingnan natin yung HP ulit. Kasi pag naka-full AG ito, syempre, hindi lang naman yung Adaptive Strife yung tatama. May ibang pang skill yung mga kasama ni Bayaw Samuel dito. Pero, ayan, si Weaver at saka Batrider yung masarap tirahin dito ng Ethereal eh. Kahit i-ignore muna ni Morphling yung ibang kasama eh, kasi yung Viper makunat. May mecha, tas yung Bristleback makunat, meron din pipe. Kaso yung Roshan hindi nila nalagyan ng ward. Nako, nakalimutan siguro nila, nawala sa isip. Ito na nga, nag-Roshan. Maganda pa naman sana, mahuli nila dyan sa Roshan. Kasi masikip yung lugar na ito eh. Isang tornado EMP, sabay Echo Slam sa gitna. Pero ito hindi nila masasaksihan. At free Roshan para sa MSI. Roshan has fallen to the dire. Nako, si Justin Weaver pa yung kumuha ng Aegis. So, hindi nila maganda i-focus fire dito si Weaver. Bukod sa meron ang timelapse. Meron pa siyang ano, Aegis. Pero to 4 stop nga. Medyo natagalan na yung next item ni Invoker. Napakabilis nung Orchid Malevolence dito o ni Bayaw Tihi. Yun nga lang, medyo hindi na siya nakakakuha ng kills. Na-stuck siya sa 3 kills. Radiant's middle tower is under attack. Pero to finisher yung bat, hindi naman tumama. At ayan, second tier tower na lang yung target nila. Samantalang pupugak naman dito yung Invoker tsaka Morphling sa top lane. Dire's top tower is under. Radiant's middle tower has fallen. Andito sa baba, nagpa-farm din. Ito, nagharang. Gumawa muna dito ng pangharang. At yun na nga yun, ihintay na ng crit ngayon. Dire's top tower. Yung harang na ginawa. Pero hindi nagtuloy, umuwi si Morphling. At yan, naglalag ngayon. Yung players natin mula sa 2K14. Sinong player ng 2K14? Class S ba sila? Hindi ko lang alam ba yun kung sino ibang player. Nako, pero hinold up naman dito. Yung Shadow Demon na lang. Hala, minus 1. Nakapag BKB 5 pa. Nang Radiant structures are fortified. So fortification by 2K14. Eto Ethereal Blade sa Weaver. Nako, sayang na late na nakunti yung waveform. Pero pwede niya nang pagsabay niyo kagaya ng Dota 1 dati na Morphling. Nako, napagad ang Echo na tanggal yung Aegis. Pero yun nga lang, hindi pa sapat para mamatay yung Batrider at saka yung ibang kasama. Nako, na-FF nga yung Morphling dito. Nakapag-Vendetta naman yung Nexassassin. Bristleback na isolate. Pero nawawala na lang HP at na... Hindi na naman na Viper Strike. Dahil pa rin doon sa tulong ng Lincoln Spear. At ito, tama rin yung replicate sa Bristleback para may makunat na tatank eh. Yan, 40 seconds pa to. Pwede niya pa iparidyan yung replicate niya. Pwede niya isabak sa field. So, Tornado EMP at may impel dito yung Bristleback sabay mana burn. Pero taas pa rin yung mana niya. Nako, Ethereal Blade, hindi pa rin sapat mamatay yung Abad dun. Dapat ipa-full, dapat pinul AJ na lang ni Bayo eh, para talaga sure na eh. Oh, hindi nga naman inabot yung nagtitipid doon. Pero si Bristleback yata, ito baka maabot nila. Wala rin tipid tong Bristleback na to. Makatinga lang. Makapag-adjust yung... Ay, di, walang mana. Pwede nila patayin. Walang mana yung kasama ni Bristleback. At ito, makukulong pa yata. Hindi, makakalabas. Pero naglabas ng EMP dito. Tatlong silang makipag-teamfight. Dumating naman sa Batrider. At mapapatay yung Nexassassin. Nako. Mali yata, pati yata si Invoker. Madadamay pa. Cooldown yung kanyang invoke. Ni normal attack ni JYC sabay blinking. Namatay pa dito yung Shadow Demon. Pero Morphling, napatay naman doon si Bristleback. And Earthshaker nag-TP. Nako. Bigla naman bumawi ngayon yung MSI. Pinapakita rin nila yung pagiging top team nila.
mas lamang sila sa experience. Tapos kumpleto na kakaiba yung Radiant's build niya ni tower is under attack. Ni Weaver, medyo odd tingnan. Masasabi na talagang parang imba build, pero nag-work naman, okay naman. Siyempre sasabihin natin kakaiba kasi bago sa mata natin, pero ito baka makita na natin. Malakas na teamfight din naman yung Mjolnir eh. Dahil sa kidlat-kidlat at siyempre pang farm niya. Oh, puro kidlat. Nako, pag may in-effect to, oh. O kaya, yung mga clip, pag nagkukumpulan, dami niyang pera niyan. Pero ngayon, nabati yung kidlat. Nagdo-double kidlat din yata pag nag-double attack. Malupit yun. So yung Batrider, muntik na makuha. Muntik na makita, pero invoker na kapag, nako, tornado, 4-stop naman paalis. At grabe yung 4-stop. Ay! Buti lang, hindi siya nagtitipi. Nako, nag-BKB naman. At hindi na makakancel. Pati Fissure, hindi rin. Buti lang, biglang nagkamahan na si Bayaw JYC. Munti ka na. So, pa Yule Scepter pa dito si Bat. Yan. Pero gustong basagin yung level 1 tower. Grabe. 34 minutes. Hindi pa pala nababasag tong tier 1 tower sa baba. Illusion. Nakakuha naman ng ilo doon, pero ito na naman nag-ethereal si Morph sa Weaver. Tama ba sa Weaver pero? Dire's bottom tower has been denied. Pero nag-ethereal para walang bawas. Para may narinig ako nag-linken, wala man nakalinken. Tapos nako, medyo delikado na talaga 'to, lumalaki na yung gap siguro sa gold. Ito 30 minutes tingnan natin. Pero ito nga Shiva na rin yung Bristleback eh. So sa gold grab tayo, ito nga 10,000 gold advantage para sa MSI trick. Sa experience naman, ganoon din 10,000 plus. Sa net worth naman tayo, mga gusto tumingin dyan. Ito leading yung Morphling 18,700. And pangalawa yung Weaver, ang layo, 5,000 difference. Nasa 13,300. Pero si Morph, ultimate orb. Ito, pugak na lang yung pag-aasa nila. Medyo mahirap na sabayan sa teamfight. Kailangan talaga ma-busy sa teamfight yung apat. 4 versus 5 muna, tapos makapush lang. Makaraos lang ng isang barracks, isang lane lang. Kaso problema to, mahirap ipush tong second tier tower yung mga panahon ngayon. At lalo na ngayon. Nako, dire-diretso nga sa mid lane yung MSI. At lampas kalahati na yung na-damage sa kanilang third tower sa mid. So pag nabasag yan, pwede na silang sumegway kahit saan eh. Pero ito, nagharang na naman ng creeps. Naku, para hindi nga makapasok, pero pinipilit pa rin. Normalin, ni Batrider doon. Tornado EMP, pero tinalunan. Kapag tornado EMP at mapipitas yung invoker, pero pinalubog muna. Napagad ang palubog at nakapag force up, hindi nga lang makakapag ano. Ghostwalk, pero kahit pag ghostwalk siya, meron gem of true sight yung Batrider natin. At yan, nagpipe muna, wala rin buyback yung ating invoker. Pero ito na nga, naging busy na nga sila masyado sa mid lane. Hindi nila alam, kinakarnina ni Morphling yung barracks. Ito, late TP, pero Morphling, uy! Pwede tumuloy si Morph. Nako, rectahin niya na lang to. Yun nga, rerecta lang din yata yung mid eh. Nako, Morph. Tingnan natin kung mauuwi si Morph. Kung re-rectay na lang ba niya? At ito, pumapalag yung apat sa mid. At mapapatay nila yung Batrider. May buyback ba si Bat? Wala. Kulang pa ng 50 pesos pero papatayin sa wave. Naku, nagkamali lang ginawa dun. Masyado siya nagmaasim. Bumalik na pala si Morphling. Pero Morphling, nagkamali din ang tinarget. At madadudge. Hindi na-dudge yung Viper. Natuloy pa rin pala. Pero nice impale by Nyx Assassin at adaptive strike by Morph. Ito BKB yung Weaver, pero grabe ito na yung kanyang malevolent, ay di, maelstorm. Malevolent tuloy, maelstorm. So 5 seconds para sa invoker, pero mauli ba ng impale? Hindi, yung Abaddon na... At yung Justin Weaver na iwan naman dito, hindi makakabili ng TP. Nako, na wipe out yung MSI. Sayang wala lang silang boots of travel dito. Grabe, 22 seconds basag to. At saka ito, kung meron. Pero yun lang, wala. At nabasag yung kanilang mid-barak. So yung susubukan nilang bumawi. Medyo matagal pa yung Weaver. 55 seconds pa. Sinong bet mo sa TI4 ba yaw? Siguro, ano ko, idol ko si Sing Sing. Cloud9. Underdog.
Dyer's middle tower. Pero nangangamoy DK yan eh. Tatingin ko DK rin eh. Wala lang. Gusto ko lang iba ng manalo. Ayoko na yung Chinese. Kasi pag nanalo Chinese, Chinese ulit. Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower has fallen. Nako, eto na nga. Nabasag na ni Morp at si Roshan. Nako, sayang hindi na sila tumuloy sa Roshan. Kakabuhay nga lang. Ang ganda ng timer ngayon, medyo madali maintindihan. Hindi na kagaya nung mga naunang version. Paiba-iba ng version yung timer. Ngayon lang yata yung pinaka-okay. So, ito 4,200 gold para sa Morp. Pwede-pwede na siya mag-ipon para sa... Tawag dito. Butterfly. O kaya, wag siya mag-butterfly, mag dito, Scuddy. Pero napareplicate siya dito sa may Shadow Demon. At yung Roshan pa rin. Ito, may invisibility. Pwedeng-pwedeng kunin. Tapos nakawin yung Aegis. Pero si Abaddon dito, maglalagay nga ng ward. At kukunin yung Invis. Dapat pinang-scout man lang dito ni Morph yung... Ano niya? Replicate. Hindi ko lang kung saan yung replicate niya ngayon eh. Roshan has fallen to the Dyer. Pero ito, Weaver, naka-Aegis na naman. Pero si Morphling, pinapass-push na itong baba. Nako, makapag-replicate nga lang, waveform sabay. Ito, replicate. Grabing galawan. By Morph. Talaga nag-waveform muna sabay palo. Ayan, binato ng tubig yung tower. Binasa-basa niya. Ayun, bagsak. So yung Earth Shaker naman natin, meron pang 4 stop. Yan, pwedeng-pwede na yan talaga pang tulakan. Yun lang din maganda mag, ano eh, 4 stop din siguro si Shadow Demon. Para apat na sila naka 4 stop. Para tulak-tulak na lang kung sakaling na-slow na ng todo. Pero si Invoker dito magtatalo sa may gilid. Medyo delikado nga lang, huwag niya pasukin yung Batrider na yan. May BKB. Pero ito, maabante naman yung kanyang kabe. Nakapag-smoke na nga yung tatlo. May kakasalubong pa nila. Uy, nagkasalis yan yung tatlo. Yung apat. Grabe. Pero nakita yata sila doon sa ward. O, ni Bristleback siguro yun. Pero yung morph din dito na spotted. At nagtira pa rin siya ng 29 strength. So, ayaw nyo pa rin talaga mag-go ng full Agi. Medyo delikado nga naman pag nag-full Agi ka. Kasi napakababa ng HP mo. Ewan ko anong next item niya, kung butterfly ba or... Yun lang yung damage, oh. Punat ng Viper, hindi talaga pwede sa Viper, parang sayang. Maganda sa Weaver, pero si Weaver medyo kumukunat na rin eh. Yung Batrider din siguro, medyo hindi na to tatablan. Andiyan ba si Jaja, Bayaw? Hindi ko lang alam, Bayaw. Ewan ko si Bayabas daw yata nandito, tsaka si... Tsaka si... Jotan, pero stand-in halos karamihan, parang iba yata yung naglaro ngayon. Para sa MSI. At saka, siyempre si JYC. Nako, yung invoker naman dito. Saktong-sakto yung 4 stop sabay TP out. Mamantalang na busy naman sila lahat sa top lane. Kakahanap dun. Yung Morphling nakapagsimula na naman dito sa baba. Yun lang, nako. Isa pang Rat Dota hero to eh. Pero to, ayun na, pinakita na nga yung M-Julnir build. At nakakuha pa siya doon ng replicate ni Weaver. Pero gagamitin niya yung replicate, sayang. Ni-replicate, ay, Viper Strike naman dito yung replicate ni Morph. Ayaw na lang patagalin. Pero yung grabe, 7,500 yung pera ni Morphling, ayaw pa niyang bumili. Naghihintay lang yata ng tamang pagkakataon dito si Bayaw. At nako, eto nakapag Heart of Taras pa yung Justin Weaver. Napakakunat na. At ito, wait lang daw mukhang may problema na naman yata sa 2K14. Travel dapat morph Bayaw. Oo, isa pa yung tama pala. Isang travel na sana para hindi sayang slot niya eh. Napapaslot pa siya sa TP. Nako, na tactical post na naman daw sabi ni Bayaw.
So all 20 naman yung ating score at gold grab muna. Gold grab muna tayo saglit. 6,000 na lang yung advantage ngayon ng MS. Ay, nako. Nag-decline. Tingnan natin kung makaahon yung 2K14 dito. Napakasaklap doon. Pero napa-force stop paalis. At medyo tagilid yung 4 stop. Ayun, pin-force stop na lang ulit. Yun yung maganda sa build na yan. 4 stopan na lang sila kung sakali. Okay, kalaban. Tulak nila. Pero kailangan mag-ingat ni Invoker. Huwag siya padalos-dalos kasi naka-gem pa rin. Radiant's courier at, has been killed. Yung kanilang octopus. At binabati ko si Hallelujah at saka si Dendy na nanonood ngayon, pati si Zach Gonzalez. Hello sa inyo mga bayaw. Sinabi Dendy, akalaan mo fan pala ng Pinoy Dota yan. Alam ko na yan, matik na yan. Sekretong Pinoy lang yan si Dendy. Hindi talaga siya full Ukraine yan. Mayroon siyang 25% Pinoy. Sino ba si Tihi? Eto, si Invoker si Tihi, yung isang bayaw natin na nasa top 10 yata o top 5 ng leaderboards para sa Southeast Asia. Ayan. Ala, kaso 40 minutes na ito pa rin yung item ni Tihi. Yun lang. Hindi na siya nakapag-item. Sayang kung may site of vice na ito o kaya... Napakalayo ng tornado na yun. Sight of Vice sana o kaya ano, Aghanim siguro. Pero low level pa rin dito si Invoker. At yung Morphling nila, nako. Pero yun, buti na nakapagmanta sa Bayre. Locate pa uwi. Ah, talos din niya kinaya yung poison. Illusion! So bumili yata ng item yung si Morph at namatay yung manok. Nabawasan yung pera niya eh. Tapos bigla naman nag-cooldown yung Lincoln. Siguro may itinirang Viper Strike yata yun. So to replicate ulit sa Earth Shaker. Pero pahirap na ng pahirap patayin dito yung MSI. At ito nagpakita pa nga yung Bristle Back sa harapan niya. Pero delikado na yun. Ang ES sumalapit pa. At yung mag-replicate na nga. Tapos naiwan naman sa top lane yung Invoker. Tornado muna para malinis yung Creep Wave. Bayaw pabati kay Spander na tumingin ngayon. Ayan. Matulog na ako bro. Sige bayaw. Sleep tight. Naku, grabe naman, tinulak sa by Blink Dagger. Grabe. Inubos nila ng gulatan. Kaso namatay din kagad yung Earthshaker. Yun nga lang, nababatay na rin dito yung Bristle Back. Pero yung Morphling hindi na kinakaya. Wala na siyang pang out, wala pang 4 stop. Alay, Invoker, sayang hindi niya pinostop yung Morph. Pero to, late yung bitaw ng Deafening Blast. So buyback by Earthshaker. Naku, nagtitipis sa harapan yung Weaver. Pero nakasukuchi yung bat, ay yung Viper naman dito. Ba't palagi yung Batrider? Si Viper na huli nagtitip. Ayan, mukhang mamamatay din. Pero magbibitaw muna ng ano. Naku, hindi naman na deny. Nagbitaw muna. Isasama kita sa hukay. Sabi dun sa Nixasati kay Johnny man. Sabi dito si Bayaw stand in. Meron pang famous last word. Why, thank you. Pabati kay Idol Green Tea ng Rambo Gaming, Bayaw. Ayan. Bawi kayo bukas. Sabi ni Jake. Eagle Horn na ata ba yung na-undox? Oh, tama ka nga ba yung Eagle Horn na? Ito, nabuo niya na yung Butterfly. Yun nga lang, delikado si Morphling ngayon. Walang buyback. So, kailangan maghintay muna sila ng another 5 minutes siguro. And 5 minutes yung next buyback na eh. Dapat huwag sila magpabigla-bigla. Ay, wala rin siya makuha ng gold kahit anong last hit. Pero yung Weaver nga natin. Nako, nakita naman yung Weaver dito. Na-silence din pero nag-BKB. Ala, sumamatay yung Weaver pero nakapag-sukut. Ay, nakapag-timelapse. Morphling naman dito. Muntik na mapatay. Yung Abaddon, di nga lang na one-hit combo. Pero na-flaming laso yung Invoker. Pinalubog naman ng kanyang kampe. Tapos tornado dito sa may Shadow Demon. Four stop out by Invoker. TP Shadow Demon pero hindi aabutin. Yun nga lang, at least naligtas yung kanilang Invoker. Pero to nice blink in by Batrider. Yun nga lang, wala na siyang ngayon. Wala na siyang gem ngayon.
Nahulog kanina na siya'y namatay. Pabati dito sa amin sa Zamboanga, bro. Fly, my pretty, fly! Hello sa mga taga Zamboanga. At 4,000 gold para dito sa Invoker. Tornado. Bibili yata to si Tihi. Ay hindi, hindi pa. Nag-ghost walk ko lang tapos binigay yung gem kay Johnnyman. Si Johnnyman hindi naman nag-buy back. Ala, mali nga lang yung person ni Johnnyman. Mahuhuli na naman yata siya dito. Ala, yun na lang. Mamamatay na talaga si Johnnyman. At Gem of True Sight mababawi pa. Pero kukunin ba yun? Kukunin ni Abba doon. So yung buyback dito ni Morph, 3 minutes pa. Kailangan pa nila mag, ano, maghintay pa, manggulo pa. Pwede niya na segue yan, yung mid. O rektahin niya na lang. Tapos yung baba, Dyer's ito, middle tower napatipi na nga yung attack. Weaver. Pero pinupush ni Morphling ngayon. Dyer's at replicate yun lang, nirarat-dota sila nung Morph, wala silang magawa. Grabe, unti-unti na lang tong Ancient Dyer or Dyer's Ancient. Pabati kay Idol Caitlyn, yan sabi ni Sid yan. So 4,500 para dito kay Buyout Invoker. Pero kailangan niya pa rin mag-save ng buyback. Di pa rin siya basta-basta pwedeng bumili ng item. Siyempre, just in case. So, pwede niyang gastusin yung 2,300 at saka another 1,000. Kasi yung reliable gold, hindi naman mawawala yan pag namatay ka eh. So, kumbaga, meron siyang 2,400 ngayon na safe gastusin. Yan. Yan yung maganda sa reliable tsaka unreliable. Kailangan magaling ka rin mag-budget ng reliable and unreliable para sa buyback mo. So si Weaver naman, kahit mamatay, may pang-buyback pa rin. Malaki nga naman yung kanyang pera. At ito masyado nagtatagal ha. Muntik na, ma-flaming lasso. Napaikot na yung kanyang Lincoln doon. Siguro naghintay pa ng 0.5 o 1 segundo si Morph. Baka mayari na. Pero grabe, 5,400 na naman yung pera. Isang minuto na lang, may buyback na siya. So, kailangan niya na magmadali. Dapat waveform na lang siya dyan. Waveform ng waveform. Ayaw pa rin niya bumili ng travel. Naku, si Bayo talaga. Oo. Sayang yung isang slot sa TP. Pero ito, pang ilang round siya dapat to. Hindi ko na maalala. Pangatlo pa lang ba to? Pang lima na. Ay, pang apat. Super slow naman si Roshan dito. Slow mo. Roshan has fallen to the dial. Regeneration. Ala, iniwan na lang. Iniwan nga lang nila yung ano, base. Balak nila basagin na to, i-throne. Pero may fortification yung MSI, tsaka yung MSI nakatunog kung saan sila lilane. Ito gusto nilang patayin muna yung Morphling. Medyo delikado si Morph. 50 seconds, nag-tornado naman si Tihi at nakita, tinamaan yung dalawa. So maganda umatras na lang. Parang warning na talaga 'yon. So ito magti-TP out na lang, pero yung iba niyang kasama may iiwan. Si Shadow Demon baka ma-dead. Ay nag Oy, muntik naman tamaan si Shadow Demon nung swarm. Pero buti na nakapag-blink. Muntika na, grabe, mahal sila ni Papa Dota Lord. Konti na lang yun. Siguro kung nahuli talaga sila doon o kahit sino isa doon. Yari na. Pero nag-BKB muna si Morphling. Ayan, para talaga makapag-focus sa push. The push. Push na lang. So meron pa rin siyang buyback. 2,400 reliable gold para sa Morph. And no problem sa buyback. Pagkala siya bumili ng travel ngayon talaga. Malamang hindi naman niya gagawin yun. Pero grabe dito si Samuel. Siya talaga yung ano dito, yung binabantayan ng lahat eh. Yung campaign niya siya yung iniingatan. Tapos yung kalaban siya yung all eyes on Morph. Para malatupak. Pero sumasabay naman dito sa Agos. Sa Agos ng tubig ni Morphling yung MSI. Sinusundan nila. Alam na nila yung rotation eh. Pag galing sa taas, bababa. Pag galing sa baba, tataas. Pero ito, naspotted na yata. Ito, nablinkin na nga yung Morph. Pinaikot na gamit yung Yule Scepter. Pero walang masyadong kampe. At si Morph papalag ba? O, yun lang. Atras muna si Morphling. Tapos may iwan yung tatlo niyang kampe.
Pero kailangan magmadali. Nako, nagtipi pa sa harapan. Wala nga lang flame break. At cooldown yung Yule Scepter Invoker. Ala cooldown. Yung kanyang Ghost Walk. Pwede niyang i-silence yung Bat Rider. Pero hindi nahahabulin ni Bat. Nako, napakaswerte na naman ng 2K14 doon. Nakaligtas na naman sila sa trahedya. Grabe. Tapos 5,300 na dito yung pera ni Invoker. Pabati sa tatay kong nanonood ng Legal Wife. At nagpapabagal ng stream. Medyo nakatakot manood ng mga ganitong seraryo. Ako'y kinakabahan kung sino man nanalo dito sa dalawang to. Nako, si Justin Weaver naman dito nakapag-daedalus. Makapdi na yung MSI. Tinati kung makapag-depend pa sila ng maatino dito sa baba. Radiant's bottom tower is under attack. Hindi pa nakapagkaroon. Hindi pa nakaporma yung Morphling para makapag-rat. At yan, Tornado EMP muna. Pantanggal mana. Pero nahuli yung kanilang Shadow Demon na lang. Ayan, goodbye Shadow Demon. Walang buyback si Shadow Demon. Diyan, nag-buyback na. Invoker patay na rin. Pero si Morphling wala ng damage. Grabe. Mukhang ito na talaga. Dinaanan nila sa kunat yung laro. Minamana nila yung kalaban. Pinofocus fire nila itong Viper, pero makapag-cheese! Naku, nakapag-cheese nga! At nabasag na yung kanilang barak, pero namatay naman yung Bat Rider. At nagtiti pabalik. Naku, natalo pa rin yung 2K14 sa ulay. Masyadong tumaba sa rin yung kalaban. Morphling hindi nakakayanin. Nga lang din na sila nakaporma yung Morphling dito. Sana nag-travel siya, oh. Para maghabol. Kasi nangyari, hindi na nag-abol yung MSI kay Morphling, eh. Sila na yung susugod talaga para bumasag, eh. Na-trap silang ganun, eh. Nako. Sayang, level 15 nga lang yung Earthshake at hindi pa ganun kakate yung Echo Slam. Nako, pinalipad naman dito ni Bat yung kanyang sarili. Pero this is it, Mega Clips na talaga. Ay, hindi pa nababasag. Ito, pwede pa sanang trumabel yung Morphling sa taas, oh. Wala lang pera. Naku, may pag-asa pa sila. Ma-depend nga lang dapat to, huwag mabasag. Radiant's middle tower has fallen. Ay, wala na, binabasag na, nakapokus sila top sa ancient nila. Pero inborn dito. Alo, basag pa rin. At nakapag-tipi pa uwi. Ito na, nagtitipi yung Morphling sa maling creep. Ayun. Ano yung binenta niya, Lincoln? Binenta niya yung Lincoln spell niya para sa travel. Pero maling creep yung natipian. Alos mamamatay na yung creep na yun. Nako po. At umuwi na rin yung Weaver. Radiance Ancient is under attack. Yun lang, hindi lang nakapag-travel si Morph. At saka na-trap sila. Maganda yung trap na nangyari. Dumating sa punto na pasugod na dito yung MSI tapos yung creep wave. Nandito pa lang yata o nandito banda. Hindi naman makakapunta kagad si Morphling. Kasi pag iniwan niya yung campaign niya, mababasagan talaga sila. Pero susubukan dito, mangrat. Tama ba yung rectile nila? Alam ng MSI, eh. Alam ng MSI yung plano. So nakatori lang dito. Sa tower, nakadikit kang yung Abaddon, pati yung Bristleback. Hindi pa talaga tapos na, may pwede pa talaga mangyaring ganun. Pero yun nga lang, wala nang Lincoln, yung Morphling. Pwede na talaga talunan. Pinalipad muna, akala may Lincoln ba? So nakapag-blink naman dito sa may gilid. Ay, 4 stop. Nako, binabasag dito yung Ancient, di pa pala. Pero ayan, yung Morphling, mamamatay na rin ulit. Naku, na Viper Strike pa. Pero meron pa siyang BKB, di niya nagamit. Radiance Ancient is under attack. GG call na nga dito by Morph. Yun lang. Radiance Ancient is under attack. Wala na, GG call na talaga. Grabe, napakahaba ng laban, napaka-exciting. Radiance Ancient is under attack. Shaking. Hindi na rin talaga kailangan ng 2K14 sa huli.
Radiance Ancient is under dire victory. Pero napakagandang sportsmanship dito. Ayan. Tropa-tropa lang yung mga bayaw natin. So ayan mga bayaw, tapos na yung round 1 natin. Bukas ulit maglalaro yung walong team na to yung napanood nyo ngayon. Pero yung Legion, baka makapaglaro na bukas. Kasi kanina na DQ sila. Di talaga DQ. Na forfeit na yung laban kasi nasa tournament sila sa Mineski. Kaya nanalo by default yung Noi P. So ayan, hopefully makapaglaro na sila tomorrow para apat yung ma-livestream natin. So ayan mga bayaw, bali group stage lang muna tayo ngayon ng 7 araw. Simula Lunes hanggang Sabado, tas yung pang 7 araw sa Lunes ulit. Wala tayong laro sa Linggo eh. So yung kung sino yung pinakamaraming wins, yung mataas na points, yung apat na yun, mapupunta sa upper bracket para sa playoffs. Tapos yung pinakamababa naman ng mga wins, o mababang points, mapupunta sa lowers, sa losers bracket, parang sa star ladder yung ginawa nilang format. Ayun. So ayun mga bayo, papaalam na muna ako at babalik ako tomorrow. Ayan. Bukas mag-i-stream ako sa international qualifiers. So abangan nyo yan. Ewan ko ngayon yun. Bukas yata yan. Titingnan ko pala. Titingnan ko na kagad ngayon pa lang. So ayun mga bayo, goodbye na muna. Bukas ulit 8 p.m.